Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ay Miyerkules, 16 ng Agosto. Hatid namin sa inyo ang mga balitang makabuluhan at makatotohanan. Sa ulo ng mga balita. Pilot implementation ng food stamp program tinututukan ng Department of Social Welfare and Development. Daw sa panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada ang umano'y kasunduan para alisin ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal, pinasinungalingan ni Senator Jinggoy Estrada. At kapakanan ng mga Pinoy sa Hawaii na apektado ng Maui wildfire, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang bahagi ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development, tinuturuan din ang mga benepisyaryo nito kung paano bigyan prioridad ang mga pagkain mura pero masarap at masustansya. Bukod pa dyan, pasok din sila sa job skills trainings para makahanap ng trabaho. May ulat si Zon Ballesteros. Laking pasasalamat ng pamilya ni Mang Julito sa pamahalaan sa food stamp na binibigay sa kanila. Posible na daw kasi silang makakain ng 3 beses sa isang araw. Dahil sa hirap ng buhay, madalas kasing 1 beses lang daw sa isang araw kung kumain si Mang Julito. Sa laki ng kanyang pamilya, hindi daw sumasapat ang 250 pesos na kita kada araw sa pangangalakal. Sa lahat ng mga bagay na nangyari sa aming mga kahirapan namin, sa mga mahirap kami po, malaking tulong po na nagawa ni Pangulo po. At ang laking tulong na nagawa ng DSWD na nakatulong po sila sa amin. Isa lang ang pamilya ni Mang Julito sa 50 benepisyaryo sa Tondo, Maynila, mula sa target na 1,000,000 pamilya sa ilalim ng Walang Gutom 2027 food stamp program ng DSWD na makakatanggap ng 3,000 pisong food credit kada buwan sa loob ng kalahating taon. Ibig sabihin, imbis na pera ang gagamiting pambili, idadaan ito sa isang electronic benefit transfer cards. Dito ilalagay ang tulong pinansyal at magagamit lang sa mga accredited retail stores tulad ng Kadiwa stores. Otomatiko na rin daw na kada buwan ay marireplenish ang laman ng EBT cards. Ganun pa man, posibleng masuspinde ang tulong sa mga ito kung hindi tatalima sa mga required trainings. Dalawa po yung requirements natin, paalala natin. Ano? Unang-una yung nutrition education and then the number two yung job skills training. Ngayon may requirements po yan, kailangan umaten sila niyan regularly para magpatuloy yung grant nila. Kasi pag nag-miss sila ng 2 beses, masususpend po yung issuance ng grant sa kanila. Hakbang ito ng DSWD upang labanan ang involuntary hunger o kagutuman sa Pilipinas na pangunahing bunga ng matinding kahirapan sa bansa. At para matiyak na iba't ibang nutrisyon na makukonsumo ng mga benepisyaryo, naglabas ng recommended list ang Food and Nutrition Research Institute o FNRI. Sa shopping list na ito na ibinibigay ng DSWD sa mga benepisyaryo, nakalagay yung mga produkto na pwede nilang bilhin, pero limitado lang yung budget na pwede nilang gastusin. Gaya dito sa gulay at prutas, meron silang 600 pesos na budget. Pagdating naman dito sa carbohydrates, gaya ng bigas, tinapay at noodles, 1,500 pesos ang budget nila. Habang dito sa protein and fats naman, gaya ng karne, manok at itlog, 900 peso voucher ang budget ng mga benepisyaryo. Paraan daw ito para tamang nutrisyon ang nakukuha ng isang pamilyang Pilipino. Bukod dito, tinuturuan din ng mga benepisyaryo kung paano magluto ng masarap, mura at masustansyang pagkain. Second month na po ng ating distribution na 3,000 again ang ating mabibigay per household dito sa ating beneficiaries dito sa Tondo. Inaasahan namang sa Oktubre maaabot na ng DSWD ang target na 3,000 household beneficiaries para sa pilot implementation sa buong bansa ng FSP. Nakikipagtulungan na rin sila sa iba't ibang retailers gaya ng mga groceries upang mas marami pa ang pwedeng pamilihan ng mga benepisyaryo. Zon Ballesteros, IBC News. Sa usapan pa rin ang pagkain, nagbabala si Pangulong Marcos Jr. laban sa mga hoarders o mga nananamantala sa presyo ng bigas. Kasabay niyan, siniguro rin kasi ng Pangulo na sapat pa ang supply ng bigas sa bansa. May ulat si Jinky Batikados.
Nagbabala ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw na hahabulin ang mga rice hoarders at price manipulators na siyang nanamantala sa lean months bago pa ang panahon ng ani sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas sa pamilihang merkado. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin ang Pangulong Marcos na mayroong sapat na supply ng bigas ang bansa, bunsod na rin ang pakikipagkoordinasyon ng administrasyon sa mga pribadong sektor upang ma-rationalize ang presyo at availability ng mga abot-kayang presyo ng bigas sa pamilihan at maging sa kadiwa stores. Nauna nang iniulat ng Department of Agriculture na nagbebenta ng bigas ang mga retailers sa magkakaibang presyo kung saan umabot ito sa 38 hanggang 40 pesos per kilo bilang siyang pinakamura habang binebenta nila ang kanilang pinakamurang variety sa 50 pesos per kilo. Bilang resulta, inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na agarang i-monitor ang mga presyo ng bigas sa iba't ibang pamilihan sa bansa. Kasabay nito, bukas palad namang tinanggap ng Pangulo ang ulat hinggil sa impressive growth sa rice production para sa unang anim na buwan ng kasalukuyang taon. Sa pulong sa Malacanang kasama ang Economic Development Group, Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, tinukoy ang ulat ng Philippine Statistics Authority na kumpirmado umano ang palay output mula January hanggang June 2023 ay tumaas sa 9 million metric tons mula sa 8.7 MMT na naiproduce para sa kaparehong period ng nakalipas na taon at noong 2021. Ang nasabing numero ay mas mataas kumpara sa naunang naging projection ng Department of Agriculture. Ayon sa Pangulo, ang 3% na growth sa production sa magkaparehong period noong 2022 ay maituturing na magandang balita. Anya pa, ang mataas na produksyon ng palay ay isang malaking impact para sa supply ng bigas sa bansa kung saan magiging sapat ito hanggang sa matapos ang kasalukuyang taon. Sa kabila na rin ng impact ng Super Typhoon Egay. Ang kamakailan lang na production reports ang siyang kinukumpirma ngayon na mayroong sapat na supply ng bigas ang Pilipinas sa kabila ng espekulasyon na maaaring magkaroon ng rice supply shortage. At base sa ulat ng mga pribadong sektor sa Pangulo, mas maraming imported rice ang dadating sa bansa ngayong buwan ng Setyembre. Tinatayang nasa 300,000 metric tons ang bigas na darating naman ngayong buwan. Jinky Batikados, IBC News. Kaugnay niyan, muli ring sumalang ngayong araw sa isang pagdinig sa kamara ang tungkol sa produksyon at supply ng bigas sa bansa. May ulat si Divina De La Torre. It's about time that our country should produce our own, like rice, corn, all of these things. Puro na lang importation. Hindi na tayo na yung nabubuhay sa sarili natin. Eh dati, tayo pa nag-i-export. Ngayon, import na lang ng import na lahat. Puro import na lang kayo. Why don't you do something? We encourage you. Nandito naman ho ang Kongreso. Lokal na produksyon kaysa sa importasyon. Yan ang binigang diin ng mga mamabata sa naging pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food sa estado ng produksyon at supply ng bigas sa bansa sa gitna ng pagtaas ng presyo nito. Sa rekomendasyong inilatag ng Department of Agriculture, kabilang ang pag-aangkat ng bigas sa nakikitang solusyon para mapunan ang rice supply ng bansa. Ayon pa sa Grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi dapat prioridad ng kagawaran ang importasyon. Ang dapat na pagtuunan umano ang pagpapalawak ng local rice production ng bansa batay na rin sa direktiba ng Pangulo na tulungan ang lokal na mga magsasaka. Dapat lumawak yung local production natin. Ang DA naman, hindi naman Department of Importation eh. Dapat kung pwede lang, tanggalin na sa kanila yung function ng importation. Pagdidiin pa ni House Ways and Means Representative Joey Salceda sa DA, dahil sa mataas na presyo ng imported na bigas, tumaas rin anya ang hunger rate sa Metro Manila. That is the gut issue here. Our rice prices, our rice production, the entire rice demand and supply and pricing dynamics has resulted in an increase in hunger. That is far more important. I think that is what you should put in your head and in your heart. That hunger went up from 10.7 to 15.7 in Metro Manila.
Sa rice import outlook ng DA mula January hanggang July ngayong taon, nasa 2.05 million metric tons na ang naiangkat ng bansa. Paliwanag naman ng DA, ang pag-aangkat ng bigas ay kinakailangan upang madagdagan ang stock sa panahon ng lean months at bilang paghahanda sa El Nino. Layunin pa rin anila na palakasin ang lokal na produksyon ng bansa. Sa ngayon lamang ay apektado man ang presyo ng bigas bunso ng pagtaas ng halaga ng fertilizer, fuel costs at epekto ng mga international events. Talaga naman wala tayong ginawa kundi talaga palakihin ang ating production. Kaya lang maraming mga factors are coming in that really, you know, hindi rin natin mapapalaki. As well, unang-una population growth po. Ang bilis nating dumami. And then of course may mga environmental factors na and all these things. Pero lahat po, pati rice, corn, livestock, talagang wala po naman programa ang DA kundi talaga yung palakihin itong mga local food products natin. Sa pinakauling price outlook naman ng ahensya, tumaas ang presyo ng bigas sa 43 hanggang 60 pesos depende sa klase. Tumaas din ang presyo ng farm gate mula 14 pesos to 17 pesos kada kilo hanggang 19 pesos to 31 pesos kada kilo. Divina De La Torre, IBC News. Susunod, Senator Jinggoy Estrada, pinasinungalingan din ang alegasyong sa panahon daw ni dating Pangulong ERAP, pumayag ang Pilipinas na tanggalin na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan at marami pang mga balita sa aming pagbabalik. Ay, alam mo naman ako kasi, ayoko nang may naape. Trabaho ko, tagapagtanggol ng mga inape, inabuso. Nakikipagsumbukan ko ulit. Matigas ka pa rin sa nakikita ko. Nagsisisi ka dahil nahuli ka. Okay. Nahuli ka. Yung naisahan ka namin. Pag kayo po ipinabitag. Ang bawat kasamaan may hangganan. Sa mga suki ho natin, Luzon, Visayas, Mindanao, free TV ho tayo. IBC TV 13. Be guided and blessed with the journey you live through every day. Reflect on the blessings coming into your life and learn to appreciate yourself and others even more as you grow your connection with God. I want you to know that God is a God who looks at you and says, "You're amazing. You're my precious child." Get ready to be inspired and uplifted with Feast TV. Every Sunday, 8 o'clock in the morning on IBC 13. New faces, new voices, new generation of talents. You surely don't want to miss. Every Saturday afternoon, Talents Academy, Season 13, here on IBC 13. Sa budget deliberations ng Kamara para sa proposed 2024 budget ng Department of Environment and Natural Resources, kinuwestiyon ng ilang mambabatas ang pagbibigay ng ahensya ng Environment Compliance Certificate sa mga kumpanyang nagsagawa ng reclamation projects sa Manila Bay na kamakailan lang ay ipinatigil ng Pangulo. Ang tugon dito ng DENR sa ulat ni Jess Caduco. Tila hindi maintindihan ng ilang mambabatas ang nangyayaring rehabilitation at reclamation projects sa Manila Bay. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Magsino, inayos ang Manila Bay sa pamamagitan ng isinagawang rehabilitation na ginastusan ng 654 million pesos. Ngayon naman anya ay tatambakan dahil sa panibagong reclamation project. Magugunitang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang nasa 22 reclamation projects dahil sa mga posibleng problema at epekto nito sa kalikasan. Dagdag pa ni Magsino, mukhang magkasalungat ang dalawang magkaibang proyekto kaya baka nasayang lamang ang ginastos ng daang-daang milyong piso upang linisin ang Manila Bay. Ayon kay Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, suportado nila ang utos ng Pangulo. Sa ngayon, ayon sa Kalihim, magsasagawa sila ng cumulative impact assessment ng lahat ng mga reclamation projects
nasakop sa National Capital Region at Cavite. Ang nakakalito po kasi, yung pong ating project is to have a clean water. Pero ang ginagawa po ng PRA ay sila po yung nagtatambak for the reclamation. So parang contradicting po, nahihilo po tayo, ano po ba dapat ang gawin? Linisin, dumihan, o tambakan ng kung ano-ano po itong tubig na ito. Ayon pa kay Magsino, bakit nakalusot at nabigyan ng Environmental Compliance Certificate ang reclamation projects kung nakakaapekto naman pala ito sa kapaligiran? Iginit naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na dapat panagutin ang sinumang nagbigay ng ECC dahil sa kagagawa na ito ay hindi nila nagampanan ng tama ang kanilang trabaho. Bigo raw ang DENR sa kanilang tungkulin upang pangalagaan ang kalikasan. Sagot ni Loizaga. In our view, there is a contradiction between the reclamation and the rehabilitation of the bay. If a cumulative impact assessment is not conducted to mitigate the possible impacts of the changes in the environment that the reclamation may actually cause. Depensa pa ng DENR, nasa tamang direksyon lang naman daw ang ipinatutupad na rehabilitasyon at reclamation sa Manila Bay. Bagamat natapos na umano ang phase 1 ng rehab plan sa lugar, tuloy pa rin ang ibang aspeto ng rehabilitation project tulad ng mangrove planting, provision ng Clean Air and Water Act at pakikipag-ugnayan sa Department of Human Settlement and Urban Development upang mailipat na ang mga informal settlers. Nasa 1.3 billion pesos ang inilaang pondo dito sa susunod na taon. Magbibigay raw ng rekomendasyon ang DENR sakaling matapos na ang isinasagawang assessment. Humarap ang DENR sa Kamara upang depensahan ang kanilang pondo sa susunod na taon na umabot sa 24.5 billion pesos. Jess Caduco, IBC News. Sa hiwalay namang budget deliberation para sa 2024 proposed budget ng Department of Foreign Affairs, kasama rin sa natalakay ang tungkol sa maritime security sa West Philippine Sea. Ang buong detalye sa ulat ni Kirzel Insigne. Sa paghaharap ng Department of Foreign Affairs sa Kamara kahapon para sa deliberasyon ng proposed 23.9 billion peso budget nito para sa 2024, iginiit ng ahensya na ang budget na ito ay para sa pagsasakatuparan ng kanilang mga programa at mandato. Pero di naiwasang matalakay sa gitna ng deliberasyon ang tungkol sa nagpapatuloy na usapin ng maritime security sa West Philippine Sea. Matatandaang kamakailan lang ay isa ng mga panghaharas ng Chinese Coast Guard ang naitala sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng resupply mission para sa mga sundalong sakay ng BRP Sierra Madre, kung saan nasayang ang mga supply na dala ng barkong naharang matapos silang bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard. Sa kabila nito, binigyang diin naman ni DFA Secretary Manalo na patuloy silang nagsasagawa ng mga hakbangin para protektahan ang ating nasasakupan. On the matter of the West Philippine Sea, we are fully committed in continuing our efforts to defend our sovereign rights in the West Philippine Sea as well as raising greater awareness of the 2016 Arbitral Award. Kasama rin sa kanilang pagkilos ang paulit-ulit na paghahain ng diplomatic protest laban sa panghaharas ng China. Pero kung sakali man daw na lumala ang tensyon, a country were to declare war on us, then we would then have to respond. But our foreign policy, as the President has clearly said, is an independent foreign policy where the Philippines is friends to all. And we will pursue that. Now, what other countries might do is really beyond our control. But we are committed to being friends to all. Naniniwala rin daw silang makabubuti ang pagkakaroon ng Joint Coast Guard Patrols sa pagbabantay ng West Philippine Sea. Well, in fact, I just remembered, meron nga tayong joint patrol with two ASEAN countries, Malaysia and Indonesia, in for the southern part of the Philippines. That's agreed. But wala pang joint patrols amongst other ASEAN countries. Sa hiwalay namang budget deliberation para sa budget ng attached agency ng DENR na National Mapping and Resource Information Authority, pinagsusumite ng Kamara ang datos tungkol sa mga bahagi ng West Philippine Sea na illegal daw na sinasakop ng China. Rizel Insigne, IBC News.
Sa gitna naman ng nagpapatuloy na diskusyon tungkol sa sitwasyon sa West Philippine Sea, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin bilang Special Envoy of the President to the People's Republic of China for special concerns. Sa Senado naman, pumalag si Senator Jinggoy Estrada sa kumakalat na alegasyong sa termino raw ng kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada naganap ang pagpayag na alisin ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. May ulat si J.M. Pineda. Mariing kinundina ni Senator Jinggoy Estrada ang kumakalat na balita patungkol sa umano'y kasunduan ng Pilipinas at China sa pag-alis ng BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Ang tinutukoy ng senador ay bahagi ng kolom ni Rigoberto Tiglawa na nagsasabing nangyari daw ang kasunduang ito sa panahon ng ama ng senador na si dating Pangulong Joseph Estrada. Pagbibigay din ni Senator Jinggoy Estrada, isa itong kasinungalingan. May hamon pa nga ang senador kay Tiglawa. How can we consider a passage in a book that claims former President Joseph Estrada vowed to remove BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal at the request of the Chinese government as unquestionable truth? It was made verbally, allegedly to who? Can you name names, Mr. Tiglao? Stupid. Dagdag pa ng senador, isang simbolo ng pagtindig ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Sumasagisag rin ito ng pagiging matapang ng bansa kahit pa sa gitna ng pananakot ng China sa naturang bahagi ng karagatan. Anya, mula pa noong panahon ng kanyang ama ay may mga hakbangin na para sa pagprotekta ng ating nasasakupan sa West Philippine Sea. For 24 years now, we have not heard of any effort to undertake other measures in continuing and fortifying our country's stronghold in the West Philippine Sea. We have been kept by our neighbor China in various forms of bullying, harassment, while they continue to build structures in these disputed areas. Ang rehabilitasyon at pagpapalakas rin daw sa puwersa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal ay dapat na maisakatuparan. Kagaya na lamang ng pag-aayos ng BRP Sierra Madre na nag-iisang barko ng bansa sa lugar. Iginiit naman ni Senator Chis Escudero na hindi dapat nag-iiringan ng mga Pilipino sa bagay na ito, lalo't bahagi tayo ng isang bansa. Huwag nating payagan at pahintulutan na mangyari ito sa pagitan nating mga Pilipino. Nagkakaisa tayo dapat. Kaugnay ng posisyon, paninindigan at prinsipyo natin sa bagay na ito at hindi tayo dapat nag-aaway-aaway at nagtuturuan. Suportado naman ito ni Estrada, pati na rin ang proposal ni Escudero na magkaroon ng pondo para sa pagpapagawa ng kampo ng militar sa lugar. Pagkakaisa naman ang panawagan ni Senate President Miguel Zubiri para sa mga Pilipino dahil sa mga galaw at pahayag ng bansang China patungkol sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa gitna ng tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea, buo pa rin ang loob ng mga senador na dapat alagaan at pagbutihin pa ang pagbabantay sa ating teritoryo, lalo na sa mga bansang gustong sakupin ito. J.M. Pineda, IBC News. Susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatutok sa kalagayan ng mga Pinoy sa Hawaii na apektado ng Maui wildfire. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Tutok 13. Iba't ibang issue ng publikong dapat tutukan. Mga kaganapan ng bawat ahensya sa bansa. At mga programang naglalayong tugunan ang kapakanan ng taong bayan. Ihahatid sa inyo ni Rose Solangon sa Gabay at Aksyon. Mapapanood tuwing Linggo, alas 9:30 ng umaga sa IBC 13. Kabalikat mo sa lahat ng suliranin. Pero ma'am, parang ang nangyari, pinackage din yung sila. There is assumption, presumption, doubt, suspicion. Kasangga ng mga walang boses at naaapi. Ang taong bayan kinisisilbihan. Hindi po ang taong bayan ang maninilbihan sa inyo. Matapang, mabusisi, diskusyong walang paligoy-ligoy. Kasama ang nag-iisang Ben Tulfo.
sa pagbibigay ng serbisyong tapatulfo. Ang totoo ay mga tulfo madaling lapitan. Hashtag ipabitag mo. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga sa IBC 13. Join the captivating journey into traditions, flavors, and the best of both worlds. Experience the vibrant fusion of Filipino-Chinese culture and lifestyle. Welcome to the longest-running, the original, the only trilingual Filipino-Chinese lifestyle magazine show, Chinatown TV. Catch the new season of Chinatown, Sunday, 9 a.m. on IBC 13. Binabantayan ni Pangulong Marcos Jr. ang lagay ng mga apektado nating mga kababayan sa Maui, Hawaii. Kaugnay na nangyaring wildfire na kumitil sa buhay ng halos 100 individual. May ulat si Jinky Batikados. Umakyat na sa 99 ang namatay bunsod ng Maui wildfires. Ayon sa mga otoridad ng Hawaii, may kahirapan umano ang pagkakakilanlan ng mga nasawing biktima. Nagsimula ang nasabing sunog noong Martes ng nagdaang Linggo at itinulak ng malakas na bugso ng hangin dahil na rin sa bagyo na bumabayo sa Karatig Isla. Agarang kumalat ang apoy at binalot ang makasaysayang bayan ng Lahaina. Kaugnay niyan, mahigpit ngayong binabantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kondisyon ng mga Pilipino sa gitna ng kasalukuyang wildfire na nangyayari sa Hawaii, USA. Ito sa tulong na rin ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers. Sa kanyang official X account, inihayag ng Pangulo na patuloy na inaalam ang bilang ng mga Pilipinong apektado ng wildfire sa Hawaii, habang binigyang diin niya ang kahandaan ng Konsulado ng Pilipinas sa Honolulu para tulungan ang mga apektadong nating kababayan. Dagdag pa ng Pangulo, ang sinumang apektado ay maaaring makahingi ng tulong sa 24 oras na emergency hotline na makikita sa inyong mga screen. Matatandaang nitong Martes, tinatayang nasa 50 mga Pilipinong teacher sa Hawaii ang ilan sa mga libong individual ang nagkaroon ng oportunidad na makatakas mula sa wildfire sa Maui. Ayon sa DFA, nagpadala na ang Konsulada ng Pilipinas ng tiyak na tulong sa mga apektadong Pilipino doon. Nagsagawa naman ang consular mission ng Philippine Consulate upang makita ang may 50 Filipino teachers sa ilalim ng J-1 visa na naiulat na nasa Maui. Tiniyak ng DFA na wala sa Lahaina. Ang apektadong bayan sa Maui ang nasabing mga guro. Kinumpirma na rin ang kaligtasan ng mga ito mula sa wildfires na siyang pinakamalaking natural disaster sa kasaysayan ng Hawaii bilang estado ng Amerika. Kinumpirma naman ang pamahalaan na maraming mga Pinoy ang apektado ng wildfires sa Maui, Hawaii. Pero hindi naman nagre-request ng repatriation ang mga ito. Ayon sa DFA, karamihan kasi sa mga Pilipino doon ay permanente nang naninirahan. Ngunit para naman sa mga temporaryong mamamayan sa ilalim ng J-1 visa o non-immigrant visa holders, naka-standby ang gobyerno ng Pilipinas para sa commitment ng assistance kung kinakailangan ang repatriation. Jinky Batikados, IBC News. Narito ang ilan pang mga paspas na balita ang aming tinutukan. Pinagtibay ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang malakas na pakikipagtulungan ng ating bansa sa bansang Ethiopia kasabay ng pagtanggap kay Ethiopian Ambassador Desi Dalki Ducamo sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na maaaring mag-explore ang dalawang bansa pagdating sa kooperasyon ng kalakaran, teknolohiya at iba pa. Ayon kay Ducamo, ikinukonsidera nila ang Pilipinas bilang emerging major economic country na maaaring mapaglagyan ng malaking investment o pamumuhunan, lalo na sa sektor ng agrikultura at manufacturing industry. Sa pagtanggap naman ng Pangulo ng bagong envoy ng Peru sa bansa, inimbitahan na rin mismo ni Peruvian envoy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa APEC Economic Leaders Meeting sa Peru sa susunod na taon. Nagpasalamat naman ng Pangulo sa imbitasyong ito. Kaugnay nito, nilalayon din ng Pangulo ang pagpapaunlad pa ng ugnayan ng Pilipinas at Peru.
Dahil naman sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, humiling ang mga transport group ng 2 pisong dagdag pasahe sa jeep. Ayon sa LTFRB, natanggap na nila ang letter request at kasalukuyan na itong idinidinig ng board. Wala namang ibinigay na timeline sa paglalabas ng desisyon dahil dadaan pa umano ito sa proseso gaya ng pagkonsidera sa iba't ibang sektor, inputs mula sa National Economic Development Authority o NEDA at panig ng mga commuters. Sinuspindi naman ng Pangulo ang pasok sa mga government offices at maging mga klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa Bulacan at Metro Manila sa August 25, susunod na Biyernes. Ito ay upang bigyan daan ang opening ceremony ng FIBA Basketball World Cup sa August 25 na gaganapin sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. At yan ang mga balitang aming dinutugan ngayong araw. Mga balitang magpapayabong sa ating kaalaman at pagka-Pilipino at mga impormasyong makatutulong para lahat tayo ay handa sa pagtama ng anumang sakuna. Makibahagi po sa aming balitaan, ilike lamang aming Facebook page at i-follow kami sa aming YouTube channel. Para naman sa inyong mga comments, suggestions at public service announcements, mag-email lamang dito sa IBC. Maraming salamat mga kaibigan, muli po kaming magbabalik bukas. Ako po si Princess Jordan at ito ang IBC Tutok 13.